Diyos Maray Nabanggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon. Dasal ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, mari po kayo mag-iwan ng text message sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng mensahe sa atin pong mga Facebook pages at YouTube account. Mari po kayong bumisita sa atin pong Karipunan Channel at Pinoy Stream, gayon din sa ating Kakampi Online. Please like and share ang atin pong mga Facebook accounts at YouTube accounts din po. Anyway, ngayong gabi ay minarapat kong ibitahan ang dalawang piling tagapagsalita ngayong araw dahil sa hindi matatawarang kaalaman at karanasan pagdating sa electronics and communications engineering, economics, management, computer operations, and among other things. Ngayon ay nasa panahon tayo ng computer age. Year of the Air din ang darating na taon. Meaning, nagsisimula na tayong pumasok sa online transactions sa gobyerno at sa pribadong sektor. Dahil sa nangyari sa buong mundo na COVID-19 pandemic, napuwersa ang lahat na ipatupad ang online education at pinamamadali ng ating Pangulong Duterte ang pagpapatupad ng National ID System. Hiwalay pa rito ang darating na eleksyon, problema sa usaping lupa, issues sa toll fees, gayon din sa public utilities at maraming iba pa. Ang tanong ng bayan, ano ang kahalagahan ng database sa ekonomiya at sa mamamayang Pilipino? Ano ba ang database? May connection ba ito sa ekonomiya at sa mamamayan? Mayroon bang dapat na nangangasiwa sa database ng isang bansa? Paano kung mali ang database? Ano ang epekto nito at dapat gawin? Well, ngayong gabi, sasagutin sa atin yan ng magagaling natin na talagang nare-respeto ko, isang Pilipino at patriotikong Pilipino. Uunahin ko na po ang isang MPA o graduate ng UP National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG. Isa po siyang AB Economics sa Ateneo de Manila, FX Money Brokering mula 1979 hanggang 1983. Isang IT professional, isang eksperto mula pa sa noong 1981 at siya po ay Board of Trustee ng Philippine Computer Society at Chairman ng PCS Information and Computing Accreditation Board o yung tinatawag nating PCAB. Siya po ay walang iba kundi ang ating nirerespeto, isang patriotikong Pilipino, si Professor Edmundo Toti Gonzales Casino. Magandang gabi, Sir Toti. Magandang gabi sa iyo, Prati, at magandang gabi sa inyo mga taga-subaybay sa programa ng Tuklasin. Karangalan ko, Sir Toti, na kayo po ay bahagi ng palatuntunan ngayong gabi. Isa pong kasama po natin, makakasama rin natin, siya po ay BS Electronic and Communications Engineering po sa University of the East Manila. At siya po ay maituturing po natin na isang economic researcher. Siya po ang kanyang karanasan ay nasa mundo po talaga ng tinatawag nating digital. Siya po isang consultant at designer ng digital broadcast, telecom business development, at value engineering at marami pa pong iba lalo na sa radio communication. So, meron po siyang isang napakatindi rin po na isang thesis na yun ang nagbunsod sa kanya kung bakit nagkaroon po siya ng advocacy tungkol dito sa tinatawag po nating issue rin po tungkol sa mga lupa. At hindi lamang po yun, maituturing natin siyang economic researcher. Siya po ay walang iba kundi si Ginoong Benjamin Narvaez Garcia. Magandang gabi, Sir Ben. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa ating host and guest also, malalim-lalim din yung pinag-uusapan natin dahil ito rin yung isang mahina ang kasi nagagalaw yung ating database. But anyway, let's continue on with the show. Okay. And para thank you, sir.
Thank you, Sir Ben, sa ano, isang karangalan po na kayo rin po ay bahagi ng palatuntunan ito. Uunahin ko po si Professor Toti, yung aking nakabinbin na katanungan kanina, no? Siguro, Prof. Toti, ano po ba yung database, Prof.? Ang database po ay, yan po ay pagtitipon ng mga iba't klaseng impormasyon patungkol nga sa mga iba't pambagay. Yan ay itong patungkol sa tao, ano naman mga pangailangan na ibigyan ng ulat o report kung sino man ang kailangan tumanggap nitong impormasyon. At karapatan po niyan, ang tatanggap po nito ay siya po yung may kapangyarihan lang tumanggap, ay hindi pong ordinaryong tao lamang dahil nga mayroong mga sensitibong impormasyon na hindi dapat maisiwalat kahit kanino man. Ngayon po ay nakatako po ng Republic Act 10173 o tinatawag natin Data Privacy Law. At ito po database ay ginagawa po niyan ay pagtitipo ng mga klase ng mga datos o impormasyon. Parang sa ganun ang mga desisyon ng mga kailangan na nanunukulang sa iba't ibang tanggapan ay maging listo at tapat. Hindi siya kumbaga haka-haka lamang, hindi siya kumbaga naguhula lamang. At kung dapat ay malalim ang pinag-ugatan nitong impormasyon at meron silang katibayan at natunay ang itong impormasyon na ito. At hindi lang po dyan, malaki sinasako po ng database at yung mga klaseng mga ahensya sa ating pamahalaan na nangangailangan na i-record itong mga iba't ibang klase impormasyon sa iba't ibang klase paggagamit gaya ng SSS, PhilHealth, BIR, yes. Sa bangko, may mga impormasyon din tayo sa bangko, at meron din tayo impormasyon sa mga iba't ibang mga tanggapan, gaya ng mga tindahan, gaya ng mga SM, sa credit card, sa mga bilihin, gaya ng mga online, yung mga Lazada, Shopee, at iba-iba pa. At yung database din ay mismong kumukuha rin ng mga iba't ibang klaseng kasaysayan or history, historical records ng bawat gamit, bawat impormasyon, maging yan ay tao man o kaya kagamitan, para malaman kung gaano katagal na ang kabuhayan ng isa, kung kailangan, kung ipagpalagay natin, yun po ay isang aeroplano o sasakyan, kailangan kung kailan na siya palit, kailan palitan ng isang pyesa, at sa ganun maganda ang kanyang takbo. So, matindi at talaga mahalaga itong database at dapat yan po ay ginagawa dyan ng gusto. Mm-hmm. Isa sa maikli kong masasabi patungkol nga dito sa database, pero malawak na paksa po itong database. Oo nga po. At kung ang naalala ko lang po, Prof. Toti, nung mga nakaraang mga taon, no, bago po pumasok ang Pangulong Duterte sa panunungkulan, mayroon pong itinatag yung Department of Communication, DICT, I think, 'di ba? Information and Telecommunication, tama po ba ako, Sir Toti? Kasi dati po nasa ilalim po 'yan ng parang isang sangay na ahensya lang siya o sangay na departamento lang sa ilalim ng Department of Science and Technology, yung DICT. Pero itatag po ito bago po pumasok ang Pangulong Duterte. Ang natatandaan po, may plano na ang lahat ng government agency ay magkaroon ng parang central database. Correct me if I'm wrong, Sir Toti, meron pong ganung dating plano eh. Eh, wala na lang po akong alam kung ano po ang nangyari dito. Pero kayo po ay dati pong presidente ng Philippine Computer Society. Any information about this? Kasi nga, mayroong mga responsibilidad ang bawat ahensya na nagkakukukup ng mga impormasyon. Hindi basta-basta nila ibinaybahagi ang nilalaman nito dahil meron silang pananagutan. Katulad itong nakaraang alalan ng taon 2016, kung maalala niyo po, nagkaroon ng leakage ang COMELEC. Yes. Ng 53 milyong impormasyon patungkol sa mga botante ay na-hack. Mm-hmm. At dahil po dyan, lahat ng mga botante, lahat ng mga impormasyon ay nakuha na sa internet. At ngayon,
At ngayon, at mayroong kaso nga ang National Data Privacy Commission, National Privacy Commission, ito sa dating chairman na si Andres Andy Bautista, kinaksukan siya, pero ngayon, nawala nga naman siya ngayon at siya tumakas at pumunta ng Amerika. Oh. Nga dito sa tinatawag nating COMELIC, or COMEL, yung database ng mga botante. Ngayon, mga klaseng pag-hack na nangyayari, at dahil nga dito, hindi nga mapatupad-tupad itong plano ng ating pamalan na magkaisa ang informasyon dahil nga na maselan ang nilalaman ng mga informasyon ito na hindi basta-basta lang may bibigay kahit kanino man hanggang walang pahintulot o walang tamang mga bantay para seguridad na ito informasyon ay protektado at talagang mananatiling confidential. Pero alam mo, hindi ganun kadali lang din yan eh. Kailangan mo talagang hindi lang sa binabantay mo, parang meron kang security guard eh. Kasi nga, kahit sinong mga hacker sa buong daigdig, kaya pasukan ng kahit sino mang informasyon yan eh. Oh. Kailangan Pilipinas ang problema nito, pati hanggang Amerika, hanggang sa Europe, pinang problema din nila yan. Kaya itong plano ng pamalaan na ipagkaisa ito, ay hindi basta-basta lang matitiyak ng matatagumpayan hanggang nagkaroon sila ng mga tamang proseso or protocol, ika nga, no? At yan, sa mga iba't ibang klase, mga resolusyon at mga memorandum order at administrative order, isang katerbang mga patakaran yan para malaman ng mga nangasiwa nitong database ay tiyak na protektado. Mm-hmm. Thank you, Sir Toti. Pupunta po ako kay Sir Ben. Sir Ben, kayo po ay naging consultant at designer mismo ng sa data communication at alam po na hindi lang po telecommunication ang inyong naging trabaho at naging negosyo. Meron din po kayong kumbaga yung paggawa po ng iba't ibang uri ng software. Sir Ben, ano ang masasabi niyo tungkol dito sa database katulad po nung binanggit po ni Prof. Toti? Sir Ben? As na sinabi ni Prof. Toti, talagang komplikado yan. But the most important thing sa ating bansa, ang aking experience, dapat meron tayong isang ahensya sa gobyerno na pwedeng mag-audit ng database. Ang sinasabi ko yung COA. Nakausap ko COA, sabi nila meron daw sila. And then tinawagan yung IT. Tinawagan ko IT ng COA. Wala rin sila, nag-i-install lang sila. Ngayon, wala silang tinatawag na function of auditing the database. Sinample ko nito, noong 1914, sabi ng Cadastral Court, okay, tsaka noong 1963 na may kaso tungkol sa lupa, inamin ng head ng LRC, si Attorney Noblejas and assistant niyang Attorney Bilog, we basically issued a false OCT. Okay. False OCT starting with number 1 hanggang 100,000. Those are null and void and non-bankable, sabi niya, except 0.4. That was the decision of the lower court. And then later on, they found out the only heir, okay, is alive in living in Hawaii. So the OSG of President Macapagal, si Attorney Felix Macasyar issued a notion that the Supreme Court should subpoena the person which is Don Anacleto Madrigal Ocupiado Sr. in Hawaii. So he came back to Manila and reported to the Supreme Court. And then later on, the Supreme Court says, all the titles we have taken will be given back to you. That's 997. And then after that, they continued on with the case 3957.
That's why in 997, that was the original civil case number. Okay? And then maputol po kayo, Sir Ben. So you're saying na ito pong database na ito ay nagkaroon din po ng connection at issue pagdating din po sa usaping lupa. Tama ba ako, Sir Ben? Yes. Yun yung pagkakamali natin lahat. Kaya nga, until this time, sinasabi nga kay Judge Bermejo na ayaw naman makapag-usap. Nasabi ko, in the first place, eh lahat ng database ng LRA, kasi ang gumawa naman ng LRA, si Presidente Edralyn Marcos, which is basically, he missed the point of the Supreme Court order, 1972. So instead of following the agreement, decision with compromise agreement, signed by the Republic of the Philippines and Don Anacleto Madrigal Copiado, in February 4, 1972, he declared martial law in September 21, 1972. So hindi na nasunod yung lahat. Okay? He forgot all about it. Maybe he missed about it. So you're saying, Sir Ben, na para pong garbage in, garbage out. Ibig yes. sabihin, kapag kamali ang ipinasok na data, mali rin ang lalabas. At mali rin, yeah. syempre, ang mapuformulate mo na decision o ika nga gagawin ng gobyerno o si kahit ng pribadong kumpanya. Tama po ba? Oo. Right. So, lahat ng ini-issue ng LRA, whichever part of the Philippines, ay mali. Lahat mali. Kaya lang, ang hirap nito, pagka pinasok mo yung mali, eh ang Bangko ng Pilipinas ay masisira. Kasi lahat ng titulo na pinasok sa Bangko ng Pilipinas, mali. So babaksak ang Bangko ng Pilipinas. So instead, the court issued a solution that the, what do you call this? Dati get squatter ang tawag dun eh. Pero possessor na ang tawag sa kanila because they have a falsified land title. Mm-hmm. Kaya possessor. Oh. So, bago mapaalis ang possessor, dadali niya sa korte. Actually, korte na. Kasi okay. sabi ng LRA, we only keep the record. But the ownership will be decided by the court. Tapos okay. na ito sa korte. Uh-huh. Kaya lang nga, hindi kinilimutan implement. Okay, Sir Ben. Pupuntahan ko yan dahil binanggit mo yan. Nakita ko kasi na si Professor Toti, isa sa qualification niya, correct me, Prof. Toti, kasi hindi ko po alam tong FX money brokering. Ano po ba ito, Prof. Toti? Ano lang yan, magpapalitan ng mga pera, yung mga dollar against Swiss franc. Sa bangko ho yan. Okay. Oo. Pero itong sundan na lang natin yung pinabanggit si Ben. Masalimuot yan dahil nga kung ibabase nga nila sa pinaka-original na impormasyon, loko na yung ating mga impormasyon patungkol nga sa mga pagpapasa ng mga titulo. Kaya nga ito ngang LRA ngayon, meron nga silang project na tinatawag nilang e-titling. Mm-hmm. Para maging maayos naman yan. Kaya nga kasi minsan marami mga titulo na hindi na nasubaybayan at na wala na siguro tagapagmana at kinuha na lang na basta-basta na sino man. At siyempre may mga panahon, may pangyayari na may dalawa, tatlo, apat na tao nagmay-ari ng parehas na lupa. Okay. Kaya medyo magulo yan. Hindi lang medyo, talagang matinding kaguluhan yan. Mm-hmm. Prof. Toti, kung meron po bang halimbawang problema dun sa tinatawag po nating may mali sa pagpasok ng kahit anumang uri ng database, meron po bang epekto ito sa ekonomiya ng isang bansa, Prof.? Oo naman. Talagang malaking kabuluhan yan. Kung maalala mo, wala kung mayroon ka ng kaisipan nito. No? Nung panahon nung 1983, nung yung governor ng Bangko Sentral, si Jaime Laya, ay dinoktor niya ang ating national international reserves. At kasi nga ho, kailangan sa katapusan ng taon, lahat ng mga bangko sentra sa buong daigdig ay nagre-report nila kung anong posisyon ng ating bangko. Sa kakamadali niyang pre-terminate ang ating national international reserves, akala niya ay nakakabuti sa bansa, ay nagkamali po siya.
ay nakalintik-lintik at ginawa niya, minandali niyang ini-window dressing yan. At dahil nga dyan, sinampan tayo ng penalty ng IMF at nagkaroon tayo ng matagal na moratorium at sinara nga yung swap window. Hmm. Malalaman yan dahil nga aking karanasan, dahil dating FX money broker, doon ko namin nasabi na mismo dahil nga mali ang datos na binigay ng Bangko Sentral sa IMF, ang buong bansa ay penalized ng IMF. 1983, kaya nga 1984, 1985, wala tayong ma-import-import na kahit anumang bagong mga gamitan sa labas ng bansa dahil nga dyan sa moratorium na sinampa sa atin ng International Monetary Fund. Kaya, hindi, pag mali ang datos na ibibigay mo at natuklasan yan ng mga otoridad, ay naku, malilintikan tayo katulad ng noon. Kaya nga, dapat yung mga ganyang kasaysayan ay hindi natin makakalimutan dahil talagang nangyari na minsan at nangyayari pa rin. Okay. Kailan lang pumasok nga itong hacking ng Bangladesh Central Bank. At pati yan, kinakasuhan tayo. Kaya nga ang ating itsura sa labas ng bansa natin ay hindi katiwala ang ating banking system. Hindi lahat ng mga investors kumpiyansa ang makipagnegosyo sa ating mga Pilipino. Dahil nga hindi maasahan ang ating sistema dito, ang ating mga proseso. Eh, ganun pala tayong problema. Sir Ben, any comment dun sa binabanggit po ni Prof. Toti? Any additional information? Totoo yun. I think they put in garbage, so garbage out. Yung sinasabi ni Professor Toti tungkol sa pera na pumasok sa Pilipinas, may tumanggap na bangko, RCBC tumanggap. Okay, kaya lang, penalty, pero nagkakahiya sa international banking system. Okay? Eh, may tumanggap eh. So, may mapaparusahan. Pero ang problema nun, ang mapaparusahan talaga, yung Republic of the Philippines financial system. So, again, matagal ko na sinasabi, ang Pilipinas hindi nagbabago, papilang yan. Ang mga tao, nagpapilitan. Ang Constitution, pinapalitan. We started 1935. O bakit naging 1973? Sino nagpalit ng Constitution? President Marcos. Egalit si Corrique Marcos. Binalitan niya ng 1987. Hindi pa ba tayo titigil sa pagpapalit? So yun yung tinatawag na database ng Pilipinas, yung Constitution. So kung papalitan mo yan at pinapalitan everything, magkakasiraan na naman. So pagdating din sa lupa, ganun din. Ang iisang OCT natin, Original Certificate of Title, came from Spain and was converted to a torrent system. The torrent system is a registry of based on the land of the Philippines, or of the world rather. So, ang sinusukat niya lupa. So, it doesn't matter kung yung lupa may tubig o wala. Kasama rin yun dahil nakapatong sa lupa. Kaya pagka pumasok ka, to understand it, tingnan mo si Queen Elizabeth, lahat kanya, pati yung laman ng tubig, and then yung nasa ilalim ng lupa, ang tawag dyan is Civil Code Article 441, fruit of the soil. And even tungkol sa sinasabi ni President Marcos, nakakuha siya ng Yamashita Treasure, hindi sa kanya yun. Because the owner of the land or building, once you find the treasure, sa may-ari ng building o ownership of the land, eh sino ba yung ownership of the land in the first place? Alam mo naman yan. Ang may-ari ng lupa, as decided by the Supreme Court, Spanish Supreme Court, and the Philippine Supreme Court, is Don Anacleto Madrigal Ocupiado Sr. Okay? Yun yung nakalagay. Ako naman, I'm discussing it based on the decision of the lower court, and then based on decision of the Supreme Court order. Order na yan, hindi decision. So, talagang sinabi ng korte yan, ng Supreme Court. In fact, there are two orders na ginawa, 1969 and 1976. And the last one was 2009,
ni Retired Chief Justice Renato Espuno. Eh bakit hindi nasunod? Politika na naman yan. I can discuss it all over at kompleto man ang papel. Lahat ng... anyway, mahaba. Uh-oh. Anyway, Prof. Toti, no? Punta po ako kay Prof. Toti, Sir Ben. Prof. Toti, alam ko po kayo ay isa sa Board of Director ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino na kung saan ay lumalaban talaga pagdating po sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Isa sa matinding pinaglalaban ninyo ay ang pagbabalik talaga ng public utility pamahalaan, yung pangangasiwa po nito. At ito nga pong issue pati maging sa toll fees, di ba? Nilalabanan niyo po yan. Gusto ko lang din po malaman sa inyo, Prof. Toti, kasi ngayon, di ba pinapatupad yung RFID, Prof.? May implication po ba o tawag natin, may problema po ba? Kasi, di ba, parang may database din po silang, may mga information din po silang kinukuha doon. Tapos, tama po ba yung ginawa? Kasi yung iba, nagtataka sila ba't daw magkaiba pa yung ginamit na may sweep, tapos merong isa parang beef card. Any comment about it, Prof. Toti? Merong pros and cons yung RFID. No? Kaya naman siguro pinapasa ng ating pamalaan or palagi na natin ang siguro may kautosan ito yung kagawaran ng transportasyon para umige ang daloy ng trapiko pagdadaan nga sa mga toll gate dahil nga sa tagal nga ng pagbabayad. At hindi lang yung problema na yun ay ating sariling bansa, kundi sa buong daigdig din yan. Kaya kailangan meron na tayong mabilis sa sistema, katulad niyang radio frequency ID, yun ang ibig sabihin ng RFID, radio frequency identification, para masesense kagad ng scanner kung may pondo yung tatawid na dadaan na sasakyan. Ngayon, ang kontra naman dito, gaya na sinabi mo, bakit pa dalawa yan, hindi pa nagkaisa yan, yan ay another technical problem na lang siguro na dapat i-address ng mga nagmay-ari. Mm-hmm. Lex at ang iba pa dyan ay pag-aari nga na ni Manny Pangilinan ng kanyang kumpanya. Exactly. At yung may-ari ni Ramon Ang. Ngayon kami naman dito sa Katipunan Demokratikong Pilipino, ang amin dito, ang aming posisyon dito ay ang pag-aari po ng ating kapaligiran, laro na yung ating public utility, ay dapat nga nasa estado. Kasi nga, wala naman talagang pagod at hirap itong mga nagmay-ari ng public utility kung hindi gumalang ng isang infrastruktura na pinapakinabangan mamamayan Pilipino. Ngayon, ipagpalagay na natin, sila nga gumawa nito mga kalsada. Meron naman tayong build, operate, transfer law. So, ibig sabihin, hindi pang matagalan, hindi pang habang buhay nilang pag-aari ang itong mga expressway. Meron din hangganan na mabawi na lang yung kanilang binuhos na pondo dito para ipatayo yan. At pagkatapos, ibalik na yan sa pamalan. At pag naibalik na yan sa pamalan, ang gagawin ng pamalan, i-maintain na lang yan. At ang sisingil nila, ibabagsak. Ganun din yung sa tubig. Yung sa tubig po, yan po ay galing po sa likas yaman natin at wala mong pinagkikirap itong mga water utilities. At ba't anong dahilan nilang maningil sobra-sobra? Samantalang ang pinaka materialis nito ay hindi naman nila binubuo, hindi naman nila ginagawa. Kente naman, pag-aari nga ng mga ilang pribado pero may pag-aabuso sila dahil panahon pa ni Pangulong Marcos, initinatag na nga niya yung Bataan Nuclear Power Plant, isang paraan na manatiling mababa ang singil ng ating kuryente. Kaya lang, dahil nga sa paghiganti nga ni Cory, ay pinatigil na yan. Kaya tayo, ngayon, umaasa na lang tayo sa mga iba-ibang klaseng mga paggagawa nitong kuryente tulad ng coal, langis at hydropower. Kung mamarapatin po natin si Pangulong Marcos, gumawa ng mga isang katerwa, mga dam, water dam, hindi lang para bigyan ng patubig ng ating sakahan, kundi ginagamit din itong dam as hydropower. In fact, 30% of our power resource comes from hydropower. Mm-hmm. And the other 10% or so many percent comes from
coal. So, kukunti na lang yung sa langis. Pero bagamat ganyan pa rin yan, dahil yung coal, yung uling ay galing din sa ating lupa, eh pag-aari pa rin yan ng Estado. Ngayon, dahil naibenta nga nito mga dumaan ng mga pangulo, mula kay Cory hanggang kay Ramos, ganoon din kay Gloria Arroyo, minsan dumaan kay Herap, at ngayon, binibenta pati yung Malampaya, eh natural gas po yan. Yaman at pag-aari din po ng Estado. So, maraming mga bagay na kung itong mga informasyon nito, itong katulad yung sabi mo, yung sa RFID, malalaman nila kagad kung saan ka tutungat, saan ka na, mawawala ka rin ng privacy. Yes, oo. Yan lang ang diferensya niya at malalaman kung saan ka tutungo. Meron din, nangyayari na ngayon sa ibang bansa, lalo rin sa mga CIA at ng mga NSA na itatrack down kung saan pupunta yung sasakyan mo. Dahil nga yung RFID, maliban din dyan, meron pang GPS ang mga makabagong sasakyan ngayon. Kaya hindi na tayo makagalaw na malaya dahil pag merong tayong may interest sa atin ang mga sumusubaybay sa ating galaw, eh talagang tiyak, mahuhulit tayo. Pero sana, lagyan nga siya nila sa tamang lugar ang pangasiwa nitong database. Kaya sabi nga ni Ben, kung talagang isusuriin nila ang pinanggalingan ng mga titulo ng mga lupa at malalaman nila sino talaga nagmay-ari, bago pa nga siguro nagkaroon ng mga original certificate of title galing sa monarkiya ng Espanya, siguro yung mga dato, pag alamin natin, dahil may pag-aari din ang mga dato sa mga lupa na yan, katulad yung sa Saba. Eh, kung tutingnan po natin yung sa Saba, eh, meron nga yung kasaysayan na isinuko or ibinagi bilang gantimpala sa Sultan of Sulu ng Sultan of Brunei nung panahon na siya ay kinukop habang siya ay, itong Sultan of Brunei ay nahabol ng mga kaaway niya at siya ay pinatira sa kaharian ni Sultan of Sulu. At dahil nga dito ay ginantimpala sa kanya ang Saba. Pero dahil nga kinukop ng Inglaterra ang Malaysia kasama ang Borneo at ginamit nila yung lupa ng Saba. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Patuloy po kayo makinig sa palatuntunan ng Tuklasin Natin kasama si Cathy Cruz. Ako po si Eileen Abilardo, Duty Hydrologist ng DOST Pag-asa. Dahil dito sa Tuklasin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng isang oras. At napasarap po ang ating kwentuhan, pero okay lang po yan dahil kaya naman po natin isa hanggang dalawang oras yung ating programa dahil napakahalaga po ng ating pinag-uusapan ngayon. Naputol po tayo kay Prof. Toti. Prof, yung pong binanggit nyo kanina, you can go ahead. Yeah, ito may mabirkan natin yung sa Saba. Na yan ay kinuha ng British, no? At meron silang ginawang kalakalan dito na kinakupkup pati ang Saba. At nung sinuko ng at pinakamanan ng Britain ang bansa ng Malaysia at pinalaya na nila ang bansang Malaysia, sinama ang Borneo. At dahil nga dyan, dapat nga isinuli na nila sa Sultan of Sulu. Pero dahil nga siguro nabigo ang bansang Britanya sa Pilipinas dahil nung inoccupy nila tayo sometime in the 17th century ng mga tatlong taon ay binawi ng Espanya, ay siguro napikon dito sa atin ang mga Britanya at ibinigay ang Borneo sa Malaysia. At dahil nga diyan ay talagang ilang beses natin pinaglalaban itong teritoryo ng Saba na ipag-aari ng ating sultan ay hindi mangyari kasi nga ang ginawa ng Malaysia ay talagang inoccupy na nila yan at talagang pinaunlad na nila sarili nilang gamit at hinarang tayo, tinigil tayo diyan. Kaya nga kahit anong gawin natin yan, halos ginawa na nga ni Pangulong Marcos na mabawi yan nung siya pa ay abogado pa lamang ay hindi mapatupad-tupad, pero hindi pa tapos yan dahil
kahit paano kinikilala ng mga sultan ang pag-aari nitong Borneo sa Sultan ng Sulu. Ang hindi lang talaga nagtitingin na nagbibigay ng pansin, ang pamahalaan ng Malaysia. Iba ang pamahalaan, iba ang sultan. Parang dalawang klaseng pangangasiwa, dalawang klaseng kaharian. So, ang kaharian ng sultan ay mas matagal pa kaysa pamahalaan ng Malaysia. Kaya nga pag sinasabi yan, syempre, dahil sila yung, they are the historical rightful owners, historically, no? Dahil bago pa natuklasan ng Britain or ng mga Kastila ang ating mga isla, ang pag-aari ng ating lupa ay pag-aari ng mga sultan. Ganun-ganun lang basta-basta sila nagbibigay ng mga titulo na ninakaw lang naman nila mga dayuhan na yan ng ating lupa. Sarili nating mga ninuno. Ninakaw. Sa totoo lang naman, saan sila galing? Kaya nga, itong mga mga conquerors, no? Sabi na natin mga hindi sila talagang nagme-may-ari hanggang talagang wala silang kasaysayan. Kaya nga, ang sana, pag nagkaisa itong mga Organization of Islamic Countries at talagang suriin nila at saliksikan nila ang kasaysayan ng ating mga ninuno, malalaman nila kung talagang sino talagang nagme-may-ari nitong lupain at hindi itong mga dayuhan, hindi nag-conquer sa atin. Pero mabalik tayo doon sa iyong sinasabi tungkol sa RFID na ito na nga, naputulan na nga tayo sa so, yan po ay dapat public utility din po yung mga toll roads na yan. Exactly. Sobra naman napakataas talagang paano uunahin ang ating kalakalan kung ang nagme-may-ari nitong mga toll roads ay pribado. At wala silang gagawing paghihirap kung hindi talagang mangolekta lang. Mm-hmm. At hindi binigyan ng ating mga nakaraang pangulo itong mga pag-aari nito na dapat sa estado, kundi pinalago ang iba-ibang klaseng kalakalan gaya ng paggawa ng bakal, paggawa ng makabagong fertilizer, mga gamot, at iba-ibay pa. Kaya nga ating santatahan sa kagkaragatan, napakahina dito sa ASEAN. Nakakahiya tayo. Hindi nga niya tayo nating kayang protektahan yung South China Sea. Kaya nga tayo kayang i-occupy dahil mahina ang ating Philippine Navy. Ganon din ang ating Philippine Air Force. Bagamat meron naman tayong AFP Modernization Law noong panahon ni Pangulong Ramos na ibinenta nga niya yung Port Bonifacio. Saan napunta yung pondo? Sa mga nagdarambong, kasama na dyan si Pangulong Ramos at hindi na pinalago itong ating sandatahan sa Himpapawid at itong hukbong sa Himpapawid at hukbong Navy. Kaya nga, posisyon ka ng KDP ay tanggalin na itong pag-aari ng mga oligarko sa public. Ilipat na sila sa ibang kalakalan gaya ng paggawa ng bakal. At siguro naman, bigyan sila ng bagong kontrata para gumawa ng mga bagong sasakyan pangkaragatan. Mga fast craft ba? At kailangan natin siguro mga 100,000 fast craft para bantayan ang ating 7,000 isla. Hindi lang para lang ipagtanggol, kundi para rin sa mga nadakip ng mga sakuna o ng mga bagyo, madali tayo mag-responde. Ganon din yung ating Air Force, gumatay na sarili nating sasakyang panghihimpapawid. At ganon din gumatay ng mga drones. Hindi naman kailangan mga fighter jets ang kailangan natin gawin sa panahon ngayon. Yung mga drones na yan, mas mura pa, wala ng tao, pero mapangalit pag talagang panglaban. So kung yan natin ginagawa natin ng ating pamalaan, at binibigyan talaga kung saan dapat ang tutok nitong mga nakaraang administrasyon ay talagang palaguin ang ating ekonomiya at palaguin ang ating kakayanan, ay hindi tayo ganitong naghihirap at pupulutin sa kakangkungan. Correct, oo. Pupuntahan ko si Sir Ben. Sir Ben, alam ko meron kang thesis
nagsaliksik ka at binuno mo hanggang ngayon, patuloy pa rin yung iyong pagsasaliksik. At katulad nga nung kinikwento kanina ni Prof. Toti tungkol dun sa problema natin tungkol dito sa pagmamay-ari ng lupa na kung saan mga dayuhan at ika nga, yung mga oligarko naman ay pinagsasamantalahan ng taong bayan. Kayo po kasi ay isang economic researcher at marami rin kayong natuklasan, Sir Ben. Pwede niyo ipagpatuloy kasi kanina meron kayong inilalabas din tungkol sa usapin na kung sino yung nagmamay-ari. Sige, okay. Go ahead, Sir Ben. Mukha kasi yung, again, legal history, kasi may history. Kaya lang yung ibang history, mali. Kaya sinasabi ko, legal history. Ang pagpunta rito ng, pumunta rito ng 1700 ang Britain. Kaya lang umalis sila noong nagkasundo-sundo sila sa Amerika, kaya yun tinatala, Treaty of Paris 1. Okay? And then nagkaroon tayo ng Treaty of Paris 2 sa Pilipinas. Noong Treaty of Paris 1, nagkasundo-sundo yung mga European countries sa Amerika na magpalitan sila ng lupa. Then pag alis ng British dito na 15 months lang sila, bumalik ngayon ng Spain. Okay? In fact, before that, in July 30, na 1898, kinormay lahat ang Pilipinas from the Baboyan Island hanggang Saba, Guam, Marianas Island, yan ang kasama. However, pagdating ng 1864, nagkaroon tayo ng deed, Spanish deed, of course. And then, in the later date, in 1891, based on the instruction ni King Philip, Alfonso VII, binigyan na tayo ng Spanish title. Okay? And after that, pagpasok ng Amerikano, gusto nilang kunin yung lupa ng Pilipinas. At nagalit naman si Queen Isabella sa presidente ng Amerika noong 1900 kasi yung unang registration ng Pilipinas, okay, ginawa sa Amerika, yung torrent system. However, nung nagalit si Queen Isabella sa Amerika, sa President ng Amerika, sinabi ng Amerika, hindi, ang Pilipinas may-ari na. So, pagdating ng 1902, gumawa tayo ng batas for registration of lands. So, ngayon, ang unang may-ari nito, si Don Permuenes Antonio Rodriguez at yung kapatid niya, si Don Miguel Antonio Rodriguez. And yet, bakit sila umalis? Ang pumalis sa kanila, yung pinsan nila. Eh, si Doña Isabel Rodriguez Madrigal. Ngayon, siyempre dalaga, nag-asawa siya. Si Don Francisco Montañez Cruz, akopyado. Tapos nagkaroon sila isang anak. Si Don Gregorio Madrigal, akopyado, at nag-asawa siya ng Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal. Isa rin ang anak nila. Si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. na kinuha si Presidente Marcos noong 1948. Attorney pa siya noon. So si President Marcos knows about the land and the gold that was borrowed by the Central Bank of the Philippines, which is 617,500 metric tons. Hindi tayo makakapagbukas ng Central Bank on January 3, 1949, kung wala tayong gold. Saan yung gold? Galing kay Acopiado. It went to the public trust. So, hindi magpapakilaman ng gobyernan. Because the ICJ in March 21, 2015, canceled all the accounts of Marcos globally. Lahat. Pinasara. And the Filipino commoner and its government, which is the Republic of the Philippines, has no right to take it back in their own. Okay? So yung 400,000, hindi ma-i-release yun na nandiyan pa sa Central Bank. Because ang gobyerno, hindi nila binalik a single cent noong August 12, 1950. Mahaba yan, no? Nag-mature yun. Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement was signed August 11, 1950 and mature August 12, 2005. Sino ba presidente natin ng 2005?
Makapagal? Sino? Yun, arroyo. So, sa rin yung nagpalit ng Republic Act 7227, which is basically the creation of the Basis Conversion Land Authority, which is BCDA now. So, sino nagbago niyan? Because that is only focused on the Fort Bonifacio, which was borrowed by President Garcia in July 12, 1957, in Presidential Proclamation 4-3, okay? Na hindi pwedeng gamitin yon for commercial purposes. It will be exclusively used for military reservation. Kaya ang daming violation ng tao sa gobyerno. Dami. Pero anyway, pwede nating isa-isahin yan. Kukulangin tayo ng oras. Kasi mayroon ka naman binigay ko sa iyo mga papel. Dapat yun i-digest ng mabuti para mapakita yung mga violations of law na ginawa ng iba-ibang presidente. Starting with President Marcos. I can focus that. Nakasulat yan sa korte. Nakasulat yan sa order ng Supreme Court. Kung sino man ang magsasabing mali, di magbasa kayo ng decision ng korte, bibili lang kayo because this is a public document. It will cost you 1,500 pesos to get the copy, the public document, decision of the court, yan sa korte. Dalawa yun. Court of Appeals, tsaka Kasay Court, Branch 111. Yun yun. So lahat yan, pwede i-discuss lahat. So talaga palang ano no, Sir Ben and Prof Toti, when we talk of database, katulad ng binanggit mo kanina, malawak, malalim, hindi ganun kadali. At ang problema nga nito, Prof Toti, katulad nung kaninang binanggit ko na papaano kapag kamali. Meron bang ano, sino ba ang tamang ahensya at ano ba yung dapat na hakbang? Paano ba natin sisimulang itama yung mga maling nagawa noon? So siguro sa huling bahagi po ng aking aking palatuntunan ay gusto kong mensahe ninyo sa taong bayan at sa pamahalaan na rin kung meron po kayo na nais na ibahagi sa kanila mga dapat gawin kasi ang dapat na manguna po kasing interes ay ang interes ng taong bayan at hindi yung interes ng iilan. Sa lahat po ng mga ginawa ng mga nakaraang nakaupo, mga leader ng ating bansa, hanggang ngayon, pinagdurusahan at sigurado ko pagdurusahan din na mga susunod pa nating salinlahi. Kayo po bilang isang masasabi kong isang patriotikong Pilipino at talagang lumalaban para sa kapakanan ng ating bansa at taong bayan, nasa inyo pong pagkakataon ngayon para ibigay ang inyong mensahe sa taong bayan at inyong saloobin o kaisipan kung paano po ang lahat ng ito ay maitama, lalo na po sa inyong kaalaman at batay dun sa inyong karanasan na rin po, Prof. Toti. Sana namin siguro, na-confirm na lang sa amin nung kami po ay sumabak sa karera ng politika at nakipaglaban ng kampanya kami bilang senador itong nakarang halalan 2019 at yung aming mga haka-haka na hindi po mapagkakatiwala na ating halalan at dahil di nga yan ay kayang dayain gamit ang mga computer ay naging totoo nga at hindi panipaniwala nga ang ganging resulta na ang mga nagwagi itong halalan ay mismong sila pinili na taong bayan. Bagamat wala tayong pigil na sinisigaw natin sa ating mga botante na yung ating bote hindi bibilangin, halos hindi sila makapaniwala na itong kandidatong ito mismo nagsasabi ng ating COBEL kay di mapagkakatulat ang ating boto. Nang nangyari na nga yung dayaan at natuklasan na nga nitong mga makahiwagang mga bilang na masimula pa lang dito sa mga overseas Filipino workers, OFW, at panay nga ang punta sa atin at tinatanong na tama daw kami at kanilang boto, kung ano daw inilagay nila doon sa ballot sheet ay hindi nga lumabas sa PICOS,
Eh, sabi pa nga namin, ang sabi ko, hindi ba sinabi na namin ang boto nyo, bibilangin, ayaw nyo maniwala. Ngayon, nung nakita nga nila ngayon, so, kumalat at naniniwala na, at nagpapasalamat naman kami at nagkaroon kami ng pagkakataon. Paabutin sa mas maraming mga mamamayan. Ang patungkol sa hindi ka panipaniwalang paraan ng ating halalan sa COMELEC. Ito na ngayon sa US presidential election, ang mismong provider, ang Smartmatic at Dominion, ay kinikilalang mandaraya na. At ang maganda nga dito sa Estados Unidos, ang kanilang kongreso ay talagang masinsinan, tinutuklasan yan. Bagamat ang kanilang mainstream media ay tinatanggap na ang panalo na mandaraya, itong si Joe Biden. Pero tiwala naman ako sa sistema ng legislatura ng Estados Unidos kumpara sa atin, at tiwala rin naman ako sa kanilang Korte Suprema na mas, kumbaga, pwede nga nilang bayaran yan, pero malalaki ang sisingil naman yan dahil itong mga justices na to, komportable naman sila sa kanilang sweldo at sila naman ay makapangyarihan din. Hindi sila basta madadala. Hindi ganun kadali lang. Kaya nga, abangan natin kung ito ay talagang ipapalabas sila na dinaya nga ang halal sa Estados Unidos. Sana magsimula na na mamulata na ang buong bansang Pilipinas na itong COMELEC na namamatigas ang ulo at pinagpipilit pa rin ng Smartmatic ay itigil ng itong kalokohan na ito. Mula pa noong 2010, matagalan namin pinaglalaban po ito, kami sa Philippine Computer Society kasama ng 10 ng mga ibang mga organisasyon. Gaya ng Tanggol ng Demokrasya, yung Solidarity for Sovereignty, at iba-iba pa yung movement. Marami. Ngayon, mukhang gising na ang taong bayan at alam nila ang Smartmatic ay mismo hindi mapagkakatiwalaan. At pagpipilitan pa rin nilang yan ang gagamitin sa halaman ng 2022, tiyak, siguro talagang itong 2021, marami pang kaguluhan na mangyayari at asahan po natin ito pang pagpipilit ng pagbabakuna sa ating mga mamamayan na hindi pa natin katiyakan na yan ay talagang bibigay ng lunas sa COVID-19. Samantala, ang kamatayan dito ay kakapiranggut pa lang, hindi kumpira sa ibang bansa. At sana ang kanilang kampanya na lang ay palakasin na lang ang ating mga kalusugan, palakasin na lang ating katawan laban dito sa mga infeksyon na to. So ito mga kamali-malian ang ating pamalaan na talagang dahan-dahan at namumulata. Salamat nga sa social media, salamat sa mga programang katulad itong pinapahayag mo, Cathy, ay dahan-dahan ang nalalaman at sana ay ma-share ito sa ating mga mamamayan, lalo na yung talagang mga gusto talagang malaman ng katotohanan, nang sa gayon ay magkaisa na tayo. Sa kasalukuyan po ay watak-watak pa nga tayo dahil karamihan pa dito ay nadadala nga sa pagkapopularidad ng kandidato, hindi sa kanilang minamanman na pump up na mga patakaran na dapat ituwid. Sana ang mga tao ay hindi sa itsura o sa hugis o kulay, kundi ano ba talagang nilalaman nilang patakaran. Doon lang po tayo kailangan tumutok, hindi sa mga kasikatan. Kaya nga kami po dito sa KDP, masugid namin ginigising ang pamahalaan ng ni Duterte at yun ang sampu ng kanyang gabinete at kanyang kongreso. Nang sa ngayon ay talagang tumuwid sila. Kung hindi, talagang mayroon taong bahay na kukontra sa kanila. Thank you, Sir Toti. At isang karangalan po na kasama po kayo ngayon sa Palatuntunan. But stay lang po kayo dyan, si Sir Ben. Sir Ben, sa huling bahagi po, gusto ko lang din magbigay kaliwanagan kasi meron pong mga texter po tayo na binabanggit po nila dahil sinasabi nyo nga po na itong mga akopyado ang nagmamayari ng bansang Pilipinas. Kung halimbawa, granting daw po na totoo, yun ang sinasabi po nila, at ito ay base dun sa decision po ng ating kataas-taasang korte sa Pilipinas. Paano po yun? May mga dati na raw po na tinatawag tayong, may mga, kumbaga nagbago na po kasi ngayon yung sistema, meron na pong mga existing na isalin na mga pangalan o transfer certificate of title. Pangalawa, granting daw po na mga akopyado ang may-ari. Wala raw po bang, parang wala raw po pinagkaiba ito sa mga oligarko na namumunini ngayon, katulad ng mga Ayala, mga Ortigas, na kumbaga ay pinagsasamantalahan ng taong bayan
At the expense of, sabi nga, ang alam po nila ay public property o pag-aari po ng gobyerno. Kung ito ay pag-aari ng gobyerno, sinasabi po nila na kumbaga ito po ay dapat sa interes ng taong bayan. Kung sinasabi niyo naman ay ito ay pag-aari, pribadong sektor pa rin po yan. E di ang mangyayari daw po ay interes ng mga akopyado o interes ng isang pribadong tao at hindi raw po interes ng taong bayan kung magpapatuloy daw po yung inyong sinusulong. What can you say, Sir Ben? Ang sagot, number one, as I've said, ayokong magpasok ng ibang desisyon. Yan ay desisyon ng korte. Hindi sa akin yan. Hindi ka okupyado. Okay? Yan ang galing sa korte. Okay? In-examine yan magmula pa sa Royal Audiencia ng Spain and then sa Amerikano. Ang hindi lang natin isasama yung mga Hapon. No? Wala, iwas natin yung Hapon. And then ating Supreme Court. Ang Public Land Act na nagkaroon tayo noong July 1, 1902 was terminated by the Cadastral Court because the Cadastral Court re-adjudication of title in favor of Don Gregorio Madrigal Acopiado and Doña Carmela Sarmiento Madrigal. Yun ang sinabi ng korte noong March 14, 1914. So terminated na yon. However, pagdating ng 1946, they made another law, which is another Public Land Act, which is unconstitutional. Eh, ginagamit na natin ngayon, wala talagang lupa. Bakit bumili ng lupa ang gobyerno kay Acopiado ng 4,420,460 meters? Saan yan? La Mesa Dam. Mesa Dam. La Mesa Dam costing 22,500. Hiniram yun ng 20 years. Okay, ni Osmeña for 20 years. Then after that, when it was matured already, they paid 22,500 metric tons, 22,500 million pesos kay Acopiado. However, again, saan bumili ng lupa ang Philippine Airlines, 75 square meters sa Pasay City? Saan bumili ng lupa ang American government? Yung ginawa makikita natin pag passport Bonifacio na American Battle Memorial. Bumili sila ng 100 hectares. And then yung tinatawag na Insular Government of the Philippines, yung nagpatakbo sa atin nung magmula 1900 hanggang magkaroon tayo ng Commonwealth. Ayoko pa magsabi yung sinasabi nga ng gobyerno, kaya ang sinabi ng gobyerno, sila nagko-correct. Pagka ikaw merong false title, lahat naman tayo, including Ayala, Ortigas, sabihin mo na lahat. Okay? Lahat yan nakasulat doon sa desisyon. Pati Philippine government, maraming ginamit na false title. So ngayon, ayokong magsabi, pero ang sabi ng korte, 30% of the actual market value will be paid to Acopiado, then bibigay na sa kanila yung title. Yun ang sinabi ng korte. Hindi ako sinabi yun. Sinabi ng korte yun. Ngayon, example ko. For example, ang Land Bank of the Philippines, diba nakatayo yung building nila, Land Bank Plaza, fake ang title nila. May instruction na specifically for the RD ng Manila to reconvey the title to Don Anacleto Madrigal Acopiado. Period. Hindi pa sinunod? Hindi. Because nag-declare ng Marcelo si President Marcos. And very interestingly, ayoko lang i-discuss dito kung ano yung ginawa ni Marcos before that time. Bakit siya nag-declare ng Marcelo? Okay. Last question ko po sa inyong dalawa, Sir Toti. May pag-asa po ba na maitama ang database natin sa Pilipinas? Oo naman. Meron pa rin. Pero ang sistema ng pagbabago ng mga database, meron siyang tinatawag natin change management. Dapat po ay dokumentado ng mahusay yan at may basehan kung papalitan mo ng datos yan po ay ikukunin mo sa archive at pupunahin mo kung ang dokumento ay authenticated at mapagkakatiwalaan at sertifikado. Hindi ka basta-basta magbabago at itutuwid mo yung database hanggang hindi natatama po yan. At gaya nga sinasabi nga ni Benjamin,
Kukunin mo nga yung susuriin mo kasaysayan ng bawat paglilipat ng titulo, yung tawag nito chain of custody or yung sunod-sunod ng pagtatitle at ganoon din yung sa mga para sa birth certificate, ganoon din yun. Mm-hmm. Susuriin mo talaga kung tama nga yung birth certificate, hindi ko ito peke, dito galing sa CM Recto, na paggawa ng mga peking mga birth certificate. Nang sa ngayon, talaga umayos na dahil hanggang sa ngayon, ang dami pa rin mga peking mga identification na kumakalat okay. At hindi tutuwid yan. At hanggang sa magkapanahon na talaga, ang siguro na lang pinakabase lang yung DNA saka fingerprint. DNA, talaga tama. Na may tatag yun. Doon na lang siguro magkakaisa tungkol sa mga pagkakatao. Pero doon sa mga titulo at iba pa mga bagay, iba naman klaseng basehan para malaman ang talagang tunay na impormasyon patungkol sa mga ganyan. Thank you, Sir Toti. Sir Ben? Okay. Pag-asa ba? sa title, madali. Sa akin, kasi yung 0-4 is a trunk. Lahat ng kakabit sa trunk, those are TCTs. Okay? So, ang gobyerno, hindi naman, tao sa gobyerno ang gumagawa ng kalokohan. Kaya hindi mo masisisi RD all over the Philippines because the basis of their decision is embedded in the database of the LRA, which was corrected by the court already. But again, President Ferdinand Marcos declared martial law at hindi niya na ginawa. I can prove that na hindi ginawa. Yan ang sabi ng desisyon, ha? Hindi ako. So meaning may pag-asa. Meron malaking pag-asa. Kaya nga, ang nagputol niyan, implementation na lang. Yung case ng ownership, tapos na. Now, ito yung i-contribute ko naman kay Professor Toti. Yung kaso sa land katol, number one, hindi pa bayad ng access ang North Diversion tsaka South Diversion. Lahat, hindi pa bayad. Nakalagay yan sa desisyon. Ngayon, dapat pag public land pag public use, okay, free. Pagka nilagyan mo ng bayad yan, in violation of the law. Katulad ng ginagawa ni Secretary Lorenzana. Sabi niya, lahat ng dito, yung DITO, pwedeng maglagay ng tower dyan sa lahat ng military base. Wrong. Because the military base are basically military reservation. And you cannot do commercial undertaking in a military reservation. Sample, Angulo, Marawi, that was a military reservation. Kaya wala rin silang magandang title. Sample na lang yun. Kaya marami tayong problema. Katulad yan, questioning ka ng OSG. Ano ba ang papel o nagpipetisyon? Tayo ba ay Pilipinas o Filipino people? Yes, pero gano'ng kadami. But the law says, okay, pagka public utility yan, okay, public use yan, is for free. Walang bayad. Ngayon, isang sentimo magbayad ka, bawal na yun. Kasi meron na tayong taxes eh. Lahat ng motorist, merong taxes na, nagbabayad na tayo. Ano pa yung toll? Yun yung problema. Daw, the answer to the OSG, si Attorney Kalida, yun, ang mag-a-ask lang yan, yung tunay na may-ari, and they cannot win. They cannot win. Kaya tinatago yung papel eh. As you see, yung pinakita mong papel, lahat yan nagagawa. Because they are just keeping the records. Ang sabi nga ni Judge Bermejo, sabi niya, bilang ho ang nagtatago ng record. Mm-hmm. Ang nagbibigay ng karapatan sa lupa, yung ko. Lang sila. Ayun. So, mas malinaw. Itama yung sagot niya. Kasi korte lang. Tapos na sa korte yung ownership. Okay. Napakadami nung impormasyon. Parang punong-puno ngayon ng utak ko and I'm sure ganun din ang ating mga kababayan. Pero sana hindi po ito ang una at huli na makakasama po namin kayo dito sa Tuklasin Natin. At sana po kayong dalawang tao, Sir Ben at si Sir Toti, ay patuloy na magkada upang palad, upang magtulungan para po sa kapakanan at interes po talaga ng taong bayan at ng ating bansang Pilipinas. Sana po with or without Tuklasin Natin,
natin ay nandyan po kayo na magkasama po. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Magandang araw po sa inyo. Sa atin pong mga taga-panood, sundan po lamang ninyo ang ating pumpalatuntunang tuklasin natin at please stay tuned at pakinggan po muna ninyo ang ating mga tagapagtaguyod sa ating palatuntunan. Please stand by! Sa programa ng tuklasin natin is huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? At saka, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Yun po. Kasi yung collective consciousness, pag lahat tayo nag-iisip ng kabutihan at nag-iisip ng kagandahan, magmamultiply yan eh. Magmamanifest yan sa physical na mundo. Kaya nga meron tayong kasabihan na as within, so without, as above, so below. Kaya yung power ng prayer, mahalaga yan para sa atin lahat. Yung mga gustong tumutok, well, yung aking social media accounts na Nick Nangit, Musician Spirit Questor page, o kaya Nick Nangit NCN Law. At lagi nilang panoorin yung mga vlogs ko sa YouTube, Nickstradamus channel. Maraming salamat, Miss Cathy. Misco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines. Recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at miscofields@gmail.com or miscofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Okay, tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob ng isang oras. At napanood po ninyo ang panauhi natin ngayong gabi, walang iba, kundi ang IT expert at dating Pangulo ng Philippine Computer Society na walang iba, kundi si Professor Toti Casino at isang electronics and communication engineer na retirado at nagkaroon po siya ng thesis sa kanyang PhD o doctorate degree at isa po siyang economic researcher. Natuklasan natin na kapag mali pala ang ipinapasok na data o impormasyon, dito rin nagkakaroon ng pagkakagulo at nawiwindang ang sistema, ang programa ng pamahalaan at ang mismong ekonomiya ng isang bansa. At meron ngang binabanggit si Professor Toti Casino na nagkaroon ng problema Central Bank ng Pilipinas noong mga panahon na yun. Sabi nating pandaraya, kung pandaraya mang maituturing yun, o yung mga maling informasyon na isinumite, no? At nakita rin natin yung binabanggit naman ni Ginoong Ben Garcia, yung tungkol naman dito sa mga titulo ng lupa. Alasan po natin na itong database pala, kapag mali ang impormasyon, yung tinatawag natin nga, yung sinasabi nga na garbage in, garbage out, no? So kinakailangan, meron pala talagang ahensya na kumbaga susuri nito, no? At dapat nga, ayon kay Ginoong Ben Garcia, dapat nga ang Commission on Audit ay dapat nag-audit din sila ng mga impormasyon o data sa ating pamahalaan. Pero sinasabi nga niya, medyo may problema sa ganung aspeto ang Commission on Audit. Sa isang banda naman, matatandaan natin, nabanggit nga na ang Department of Information, Communication and Technology, no, o DICT, natatandaan ko sa unang pagkakabuo nito, no, bago pa man dumating ang nanalo ang Pangulong Rodrigo Duterte, ay ito ay nagkaroon ng proyekto ang DICT. Pagkatapos ilang buwan siguro nang ito ay maitatag, no? At ito ay ang pag-centralize ng lahat ng dokumento. Pero sabi nga ni Professor Toti Casino, hindi ito naitulak dahil nga sa ang bawat ahensya ay may mga
may mga dokumento o impormasyon na tanging sila lamang ang dapat na nakakaalam, no, dahil nakasalalay dito ang seguridad ng ating bansa. At hindi lang 'yon, meron tayong mga isinaiba na sa batas na kung saan ay talagang katulad ng data privacy na siyang umiepekto rin doon sa pagpapatubad ng tinatawag nga natin na centralization nitong ating ng the whole government, ng lahat ng ahensya ng ating pamahalaan. Pero ganun pa man, ano, merong itinutulak o meron ng mga batas at na dapat na ipatupad upang magkaroon ng tinatawag tayong database o impormasyon para kumbaga ma-quantify, mag-qualify at masabi natin na talagang merong pagbabasihan, no, ang ating pamahalaan. Yun yung isa, pat matagal na itong nasimulan at pinapatupad, pero medyo umusad ng umusad dito, hindi lamang dahil dito sa dumating na COVID-19 pandemic, kundi talagang nagkaroon ng problema along the way sa tinatawag nating pagpapatupad ni National ID system na to, ay sinasabi nga ng ilang mga researcher natin, ng ilang mga scientista, na sa pamamagitan nito ay maiiwasan yung tinatawag nating corruption. Sa paanong paraan? Sabi nga nila, kasi ang nangyayari ngayon, yung mga mambabatas, meron pa silang mga pondo na inilalaan at sinasabi nga para raw sa kanilang mga tinatawag natin na mga lugar na sinasakupan nila, katulad ng mga kongresista nga. At isa ito sa nakikitang solusyon ng iba nating mga researchers, dahil binabagit nga nung mga nakakausap nating mga researcher, no, nakakapanayam natin, na itong National ID System ay quantify natin ang talagang bilang na kung saan na yung talagang nangangailangan, no, yung mahirap, yung pinakamahirap, mahirap at yung middle class at yung talagang sabi natin upper class, no. Kumbaga yung demographics ng ating society ay talagang makikita, accurate makikita sa pamamagitan nitong National ID system na ito. At marami pang ibang proyekto na sinisimulan ngayon, nabanggit nga ni Professor Totti yung tungkol sa e-titling, no, pero ganun pa man merong binabanggit din naman nitong si Ginoong Ben Garcia na wala namang problema dun sa e-titling, pero again ang problema nga kung dahil ang Land Registration Authority ay ayon sa kanilang mandato na ang LRA ay tinatawag nating safekeeper lamang ng mga titulo, merong talagang tamang ahensya na siya nga nagdedeklara kung ang isang lupa ay sino ang nagmamayari. But then again, ito nga binabanggit nga ni Mang Ben, no, ni Ginoong Ben Garcia, na napakahalaga na ito ay tignan, dahil lahat nung ang sinasabi nga niya, yung kanyang mga binabanggit kanina sa ating panayam sa kanya, na ang mga binabanggit niya ay naaayon din sa desisyon ng kataas-taasang korte. Bagamat ito ay hindi o sadyang itinago para raw sabi natin dahil sa interes ng iilan na mga umupo na leader ng ating bansa o mga opisyal ng ating pamahalaan. Nakakalungkot kasi tandaan natin na sabi nga, public office is a public trust. So, kinakailangan talaga ng ating mga sangay ng pamahalaan, including yung mga lahat ng kawanin ng ating pamahalaan, ay talagang may tiwala ang taong bayan. So, napakahalaga po nun. At itong ang database, masasabi natin na talagang napakahalaga niyan, yung accuracy, katotohanan na talagang mga impormasyon na nandiyan. Pero again, may mga issue na yung seguridad nga. Pero ang importante po dito, mga kababayan, kinakailangan po na talagang tayo ay mapagmatyag
At talagang huwag po nating hinahayaan na meron pong mga impormasyon po na nakakalap tayo, nalalaman tayo, nahahayaan na lang po natin, kinakailangan alamin natin, tuklasin natin yan kung talagang tama ba ang mga impormasyon na ibinibigay. At kinakailangan tama ba ang datos na inilalabas. Kasi natatandaan ko yung binabanggit ng ating isang leader din ng iba't ibang movement, si Professor Butch Valdez, hindi siya naniniwala dun sa ibang mga survey na inilulunsad o lumalabas dahil nga ano, kumbaga merong mga nakatago o sinasabi nating may mga interest na ibig sabihin na kaya ganun yung inilabas ng survey ay dahil meron silang intention kung ano man yung kanilang plano, no? Kumbaga mind conditioning, ika nga. So napakahalaga, kune-connecta po siya eh. Kaya nga tama yung sabi ni Professor Toti Casino sa una pa lang na ang database ay isang malawak at malalim na usapin. So kinakailangan sa susunod na talakayan natin, so mag-particular tayo nung isang topic about database, siguro sa isang ahensya ng pamahalaan, para matiyak natin na ito ba ay tama, yung mga impormasyon bang inilalabas niyan ay tama, yung bang mga impormasyon na nandiyan sa kanilang tanggapan ay talaga bang nasusunod, at kung hindi nasusunod, ano yung dahilan, di ba? At kung nagkaroon ng mga tinatawag tayong mga glitches, bakit nangyari yun? Yun ang importante. So, ang dami pong pumapasok, and I'm sure kayo rin po na mga nanonood po ngayon, talagang ang dami nyo rin pong mga tanong, ano? At hindi ko rin po malubos maisip, parang kulang po yung ating yung oras po ng ating pag-uusap sa ating dalawang magagaling na tao. Anyway, oras na po para tayo po ay tuluyang magpaalam, pero katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa saligang ang batas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga impormasyong inyong nakalap sa ating palatuntunan. At ang atin pong maraming salamat, no? Magpasalamat din tayo sa lahat ng ating mga nakaagapay ngayon, si Ver Archibido at Roxanne Suba sa Katipunan Channel, at syempre kay Professor Butch Valdez sa ating Pinoy Stream Versatile Radio Family, kay Levi Tixon, kay DJ Marshmallow, at mga kasamahan natin dyan, lalo na kay Jovi De Guzman, at sa ating Kakampi Online Family, walang iba kundi ang ating pong napakabuting kaibigan na si Fene Codemus. At yan po, at sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood, kay Levi Mercado at kay Nanay Rosalina, gayon din na kay Jovi Prudencio sa Prudencio at Benaceda Family dyan sa Project 3 Quezon City, at kay Nelia Gutierrez, at dito sa aking mga kaibigan mula sa Quezon City Local Government, sa ating pong mga kaibigan sa Department of Agrarian Reform, kay parang Johnny Abante, dito sa ating PAMRS, Public Assistance and Media Relations Service yan. At syempre sa atin pong kalihim ng Department of Agrarian Reform, walang iba kundi sa Secretary Jan Castraciones, kay Yusek M.D. Padilla at kay Daisy Jacinto, yung grupo rin ng ating National Confederation of Irrigators Association President, walang iba kundi si Cassie Verbonto, at sampu ng kanyang mga President, Regional, Provincial Presidents, no, ng NCIA, at ang grupo pa rin ng Women Engineers Network. Maraming salamat po sa inyong lahat. At
Ingat po kayo, anuman po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon. Keep safe at dasal po lang tayo. Makakaraos din po tayo at laging anuman po ang kinakaharap natin, kapit lang po. Okay? So, please stay safe, please stay happy, kahit na po anuman po ang hinaharap niyo pong sitwasyon ngayon. Lagi pong sa dulo ay lagi pong may pag-asa. Hanggang dito na lang po at hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat.